Papauwi kami galing palengke nona. Nang mapadaan kami sa isang lamayan. Pero nagtataka lang ako. Kasi ni isa, walang nakikipaglamay doon. Fidel, sinong patay dyan? Sumilip-silip muna si Fidel. Ah, anak yata ni Mang Ernie. Ernie? Sino yun? Yung mambabasura sa umaga. Anak niya yata yung usapan ng nakaraan. May tinapong kasing bangkay malapit sa may kalsada eh. Anak niya pala yun. Kawawa nga eh. Niyaya ko si Fidel na lumapit doon. Sasaglit lang kami para magbigay ng pakikiramay. Nang makapasok na kami sa bakuran, wala kami nakita nagbabantay. Tao po, Mang Ernie! Walang sumasagot sa amin, kaya kusa na kami sumilip sa kabaong. Pagkita ko palang sa mukha ng patay, may kakaiba na akong naramdaman. Umalis na tayo, Fidel. Walang tao. Oo nga, nakakatakot pa naman dito. Ang dilim-dilim. Baka mamaya, may humablot pa sa ating aswang. Pagbibiro lang ni Fidel yun. Pero sa katunayan, hindi naman yun malabong mangyari. Liblib ang lugar at medyo malayo yun sa pinakasentro na ng baryo namin. Ang baryo matod-anod. Minsan kasi, minamataan ng aswang sa amin. Hindi pa kami nakakalayo. May nakasalubong naman kaming babae. Maganda at maputing babae. May dala siyang plastic na sa pagkakita namin, karni ata ang laman. Sinundan na tingin ni Fidel ang babae. Nakakahumaling naman kasi talaga. Oh, paano ka, Nora? Dito na ako ah. Bakit ka naman dyan dadaan? Dito ka diba? Huwag kang mag-alala. Wala namang aswang dito. Daanan ko lang yung nililigawan ko. Kahit nag-aalala ko para sa kaligtasan niya, hinayaan ko na lang siya. Kahit kasi isang taon na mula nang may mamataang aswang, hindi ko pa rin maikakaila na meron pa rin talaga. Hindi ko lang masabi kung sino o nandito ba siya sa baryo matod-anod. Kinabukasan, nagising ako sa mga nagchichismis na sa labas. Nandun din si Lola Ora, kaya nakinig ako sa pag-uusap nila. Alam niyo ba, maghatid lang sana ng pagkain yung babae, pero inatake rin ng aswang. Kawawang nga raw eh. Grabe yung sinapit. Wakwak yung tiyan. Nakakakilabot. Hindi pa ako nakakapaghilamos. Bigla namang dumating si Fidel. Hingal na hingal siya. Natataranta. Pare, Kanora. Naalala mo yung babaeng maganda? Yung nakasalubong natin? Pare, patay na. Nasa barangay yung katawan. Agad ako nagbihis. Nagpasama ako kay Fidel para makita yung babae. Pagdating namin sa barangay, kumpulan na ang mga tao. Ang daming bulungan. Halos lahat sila sinasabi na inatake ng aswang ang babae. Pagsilip ko, nakita ko yung bangkay ng babae. Nilalangaw, naliligo sa sariling dugo. Butas ang tiyan niya, simot ang laman loob. Wasak-wasak din yung damit ng babae. Mukhang pinagsamantalan muna bago patayin. Pare, yung bangkay ng babae. Alam mo ba kung saan natagpuan? Nandun siya sa bakuran ni Lamang Ernie. Sigurado ka ba dyan, Fidel? Paring Kanor naman, mukha ba akong sinungaling? Kahit magtanong ka pa sa kanila, hindi ka lang mukhang sinungaling ano. Mukha ka rin manyakis. Patirik na ang araw na magpunta kami kay Lamang Ernie. Nung oras na yun, nakita namin si Mang Ernie. Nagwawala siya ng bakuran niya. Tinuro sa akin ni Fidel kung saan mismo nakuha ang bangkay. Bakas pa yung dugo. Ilang sandali lang, napansin namin nakatingin sa amin si Mang Ernie. Seryoso ang mukha niya. Parang alam niya kung anong iniisip namin. Alis na tayo dito, paring Kanora. Baka mamaya, tayo naman yung biktimahin. Noong mga panahon yun, hindi pa rin buo yung kumpiyansa ko. Hindi pa rin nagbabalik. Kaya kinakabahan ako sa mga tingin ni Mang Ernie. Naglakad na kami palayo ni Fidel. Nakatanaw pa sa amin si Mang Ernie. Sa tingin na yun, mas lalo kong naisip na may kakaiba sa kanya. Pati na rin doon sa katawan na nasa kabaong. Nang sumapit ang gabi, naisipan kong puntahan ulit si Mang Ernie. Kahit kinakabahan ako, nilakasan ko na lang yung loob ko.
Wala si Fidel noon. Pagdating ko sa bakuran nila Mang Ernie, wala akong inabuting tao. Tao po. Magandang gabi po, Mang Ernie. Walang sumasagot. Pagtingin ko sa gilid, medyo kinilabutan ako. Madilim kasi, yung ilaw lang sa kabaong yung liwanag. Lumapit pa ako sa kabaong. Pagsilip ko, napamura ko. Pambihira, nasaan ang bangkay dito? Walang laman yung kabaong. Sa takot ko, mabilis akong umalis doon. Sa tagal ko ng albularyo, unang beses ko lang nakaranas ng ganun. Patay, tapos nabuhay. Habang papauwi ako, sa di kalayuan, may natanong akong mga tao. Sa ganitong oras, dapat wala ng tao sa labas. Pero nakapagtataka kasi nagkukumpulan sila. Grabe, nakakatakot na dito sa barangay Matud-Anod. Siguradong aswang gumawa niyan. Walang taong kayang gumawa niyan. Grabe. Pagsilip ko, nanlaki yung mata ko. Yung pangalawang biktima kasi, si Marisa. Siya yung babaeng nililigawan ni Fidel. Hindi na ako nagsayang ng oras. Pinuntahan ko si Fidel sa bahay niya. Nakasalubong ko siyang tugoan ng braso. Ano nangyari sa Fidel? Pare, inatake kami ng aswang. Pare, si Marisa. Ililigtas ko siya. Pare, patay na si Marisa. Tumakbo ka agad si Fidel. Nang makita namin si Marisa, nasa barangay na yung katawan niya. Kinuhanan ka agad ng salisi si Fidel. Nang mangyari kasing pag-atake, siya lang naman yung nag-iisang kasama ni Marisa. Ihatid ko sana si Marisa pa uwi. Pero may humarang na lalaki sa amin. Nakasuot siya ng barong. Mukha siyang patay na nabuhay. Alam ko na agad na aswang yun. Iasabi ko kay Marisa, tumakbo na siya. Nagpahabol ako sa aswang. Kaya ito, nasugatan ako. Pero hindi ko alam na pati si Marisa ay natake rin. Pakiramdam ko, dalawa po yung aswang, kapitan. Sa sinabi ni Fidel, naalala ko yung kabaong nanawala ng laman. Ang ibig sabihin lang nun, aswang yung nasa kabaong. Kapitan, hindi ko alam kung maniniwala ko sa akin. Pero palagay ko, si Mang Ernie, aswang siya. Pati yung bangkay na nasa kabaong. Kasama ang mga taga-barangay, nagpunta kami sa bahay ni Mang Ernie. Pagdating namin doon, naabutan namin si Ernie na parang kararating niya lang. Pinalibutan siya ng taong bayan dahil sa mga dalang armas sa mga tao, napilitang dumapa na lang si Mang Ernie. Tapos noon, ginapo siya ng mga tanod sa haligi ng bahay niya. Kapitan, may lamang yung kabaong. Baka aswang din to. Mag-ingat kayo dyan. Baka mabuhay yan. Walong tao ang nagtulong-tulong na kunin yung katawan sa kabaong. Napatakip na lang sila ng ilong dahil sa amin ng formalin. Kapitan, totoong bangkay po ito. Nagulat kaming lahat sa sinabi ng tanod. Para makasiguro, inalis ng tanod yung damit ng bangkay. Wala nang laman loob. Sakto na yan. Butas din yung katawan. Igalang nyo naman yung anak ko. Hindi kami mga aswang. Maniwala kayo. May lalaki nagpunta rito para kunin yung katawan ng anak ko. Tapos ibinalik din niya bago mag-umaga. Pakiusap, hindi kami mga aswang. Hinanap ko si Fidel. Pero bago pala siya sumama sa akin, naalala ko yung weirdong napansin ko sa kanya. Naalala ko yung tuyong-tuko sa gilid ng labi ni Fidel. Kapitan, si Fidel ang aswang. Kailangan natin siyang maabutan. Sigurado ko ba sa sinasabi mo, Kanor? Lahat ng to, planado niyang lahat. Niloko niya tayo, kapitan. Bumalik kami sa barangay. Pero wala na si Fidel doon. Wala na rin siya sa tinitira niya. Pero sa loob noon, nakakita kami ng malalaking garapon. May mga laman loob na nakalagay doon. Bagay na mas lalong kumimpinsi sa amin na siya ang aswang. Sa nalaman ko, natanto ko na hindi ko pala talaga siya kilala. Isa pala siyang aswang.
Hindi ko rin namalayan na sa Baryo Matud-Anod, isa pala si Fidel sa gumagalang aswang. Nakaalis na ng barangay namin si Fidel. Noong gabing yun, nalaman namin yung kinamatay ng anak ni Mang Eni. Ang pangalan niya ay Elisa. Nabigla kami at naawa kasi yung kinamatay niya, kagagawin din ng aswang. At siya rin yung unang biktima ni Fidel.